Marami ang hindi kumbinsidong magagawang ma-clear ni Jinwoo ang S-rank gate ng Japan. Ngunit ang national level hunter ng US na si Thomas Andre, ipupusta daw niya ang lahat ng kanyang kayamanan dahil alam niya kung gaano kalakas si Song Jinwoo. Matapos malaman ni Jinwoo na may sakit na Eternal Slumber ang ama ni Jinwoo, lumipat ang eksena sa nangyayaring massive destruction sa bansang Japan. Kinocover ng mga reporters kung paano winawasak ang mga gusali at kahit mga tao kinakain ng mga giants. Samantalang ang pinakamalaking giants ay nakaupo lamang habang nakabantay sa harap ng gate. At napansin ng cameraman ang kakaibang ikinikilos ng pinakamalaking giant. Nakikita daw niyang buhay ito pero gumagalaw daw na parang robot na nakaprogram. At hindi lang ito nakabantay sa gate kundi parang may hinihintay. Sinabi ng reporters, 2 araw na mula nung nangyari ang dungeon break at 30 giants na ang nakalabas galing sa gate, habang 2 giants pa lamang ang napapatay ng kanilang mga hunter. Lumipat ang eksena sa building office ni Jinwoo. Nagulat si Jinwoo sa desisyon ni Jinwoo na pupunta ito ng Japan. Wika ni Jinwoo, hindi ba daw nakita ni Jinwoo ang nangyaring massive destruction sa Japan? Sobrang mapanganib daw ito at hindi daw niya ito maikukumpara sa Jeju Island. Sagot ni Jinwoo, kapag magtatagumpay siya na tulungan ng Japan at magawa niyang ma-clear ang S-rank gate, ang fame ng Ajin Guild ay makilala at kakalat sa buong mundo. Naisip ni Jinwoo, ang tiwala ni Jinwoo sa kanya ay napakalaki. Ngunit sobra itong nag-aalala dahil nasaksihan ito kung gaano kalaki ang nangyaring damage sa Japan. Pumayag si Jinwoo sa gusto ni Jinwoo, ngunit inimungkahin ito na gusto niyang sumama sa raid, kaya nagulat ang ating bida. Sinabi ni Jinwoo, marami na daw incidenting naganap sa buhay ni Jinwoo, ang Raid Gate, Jeju Island Raid, at ang pinaka-recent lang, ang Double Dungeon Incident. At tinanong niya si Jinwoo kung ano ang mali at kulang sa lahat ng balita na naipalabas. Nagulat si Jinwoo kung ano ang ibig sabihin ng kanyang Vice Master. Wika ni Jinwoo habang napaiyak sa sobrang lungkot, ang dahilan daw kung ano ang kulang, hindi man lang daw dumikit ang kanyang mukha sa balita. Ang nag-iisang maipagmalaki niya sa kanyang sarili ay palagi siyang nasa tabi ni Jinwoo, ngunit nakakahiya daw isipin na palagi siyang wala sa balita. Wika ni Jinwoo, hindi daw niya akalaing masasabi ito sa isang batang nanggaling sa mayamang pamilya. Sinabi ni Jinwoo, gusto niyang sumama kay Jinwoo sa mga malalaking misyon, kaya sana this time, isama siya. Sagot ni Jinwoo, kaka-advise mo lang sa akin huwag akong pumunta doon dahil napakadelikado. At ngayon gusto mong sumama. Sagot ni Jinwoo, malaki daw ang kanyang tiwala kay Jinwoo at alam niya na ligtas siya kapag nasa tabi nito. Napangiti na lamang ang ating bida at sinabing nagbibiro lang daw siya. Bakit naman siya pupunta ng Japan ay napakadelikado doon. Habang palabas na ito ng pintuan dahil tapos na ang kanilang trabaho at uuwi na sila. Samantalang si Jinwoo, naging malungkot ang mukha sa sinabi ni Jinwoo. Habang naglalakad pa uwi si Jinwoo, iniisip pa rin niya ang nangyaring insidente sa Double Dungeon. Kahit daw hindi siya nakakagamit ng Shadow Soldier sa time na yon, alam niyang kasing lakas lang sila ng Architect, kahit nasa level 100 na siya. Kaya napagtanto ng ating bida na mayroon pang malalakas na kalaban na hindi pa niya na-encounter. Malaki daw ang mundo kaya alam niyang may mas malakas pa kaysa sa kanya. Nakauwi na si Jinwoo sa bahay at naghanda ng hapunan ng kanyang ina upang sabay sila kakain. At si Jin-ah hindi makakasabay dahil wala daw itong ganang kumain. Pagkatapos bumalik ang eksena kung saan hindi tinanggap ni Jinwoo ang offer ng chairman dahil wala siyang maitutulong nito. Kaya nagulat ang chairman kung paano nakarecover ang ina ni Jinwoo sa sakit na Eternal Slumber. Wika ni Jinwoo, hindi niya alam kung paano nakarecover ang kanyang ina sa sakit. Dahil kung alam lang niya, gagamitin niya ito upang magkapera. Umalis si Jinwoo at nagpaalam sa malungkot na chairman. Naisip ni Jinwoo habang paalis, hindi niya gaanong kilala ang ama ni Jinwoo. Hindi siya sigurado kung nagsasabi ito ng totoo o hindi. At baka nagpapanggap lang ito na may sakit. Marami pa siyang natitirang holy water of life, kaya gagamitin niya ito sa tama. Dagdag pa niya, ang offer daw ng chairman ay nakakatukso, subalit hindi siya kumbinsido sa mga sinasabi nito. Habang kumakain si Jinwoo, sinabi niya sa kanyang ina na pupunta siya ng Japan upang tumulong. Naisip ni Jinwoo, kahit marami pa ang mas malakas kaysa sa kanya, as long as patuloy siyang nag-level up, walang makakapigil sa kanya. Kaya kailangan niyang pumunta sa battlefield upang mas lalong lumakas. Sinabi ng kanyang ina, si Jinwoo daw ay nagmana sa kanyang ama. Kahit daw nasa gitna ito ng hapagkainan, umaalis ka agad ito kapag nakatanggap ng fire emergency call.
kaya siya na ang bahalang mag-impake ng damit ni Jinwoo pagkatapos ng dinner. Pumasok si Jinwoo sa kwarto ni Jin-A upang formal na magpaalam sa kanyang kapatid. Hindi alam ni Jinwoo kung ano ang kanyang sasabihin at saan siya magsisimula. Wika ng ating bida, recently lang muntik na siyang mamatay. Ngunit inexplain niya ng maigi, marami naman daw siyang death experience noon. Ngunit mas malala daw ang nangyari sa kanya recently. Subalit nakakabalik pa rin siya ng buhay at palagi siyang masaya kapag nakakauwi sa bahay. At ngayon sisiguraduhin niyang muli siyang makakauwi sa pagkakataon na ito. Habang si Jin-A umiyak sa mga sinabi ni Jinwoo, lumabas si Vero sa shadow ni Jinwoo at sinabing poprotektahan pa rin niya si Jin-A kahit siya ay nasa malayo. Kinabukasan, nagpatawag ng press conference ang chairman ng Hunter Association upang i-announce mismo ni Jinwoo na tutulong ang Ajin Guild sa bansang Japan at hindi lang ang Ajin Guild ang makikinabang sa pagtulong niya, kundi pati South Korea ay mas lalo makikilala sa buong mundo. Sobrang ganda talaga ng Six Eye Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami ng nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Lumipot ang eksena sa airport. Nagulat ang mga passenger dahil mayroong hunter dala-dala ang malaking backpack na may mga equipments. Samantalang si Jinwoo hindi niya napansin na sumunod pala si Jinwoo sa kanya sa airport para sumama sa misyon. Kaya napangiti na lamang siya dahil wala na siyang magagawa pa. Kaya ang guildmaster at vice guildmaster ng Ajin Guild ay sabay lumipad papuntang Japan. Samantalang nagtulong-tulong ang lahat ng army para ma-evacuate ang lahat ng sugatan na sibilyan sa safeting lugar. Mayroong mag-asawang doktor na nag-aalala pa rin sa kalagayan ng kanilang pasyente kahit nasa panganib ang kanilang buhay. Wika ng chief, wala silang space para ma-transport ang lahat ng patient sa safeting lugar. Kaya inimungkahin ng mag-asawang doktor na magpaiwan sa battle zone dahil nangangako daw sila sa kanilang pasyente na aalagaan nila ito kahit anong mangyari. Kaya nakapag-decide na rin ang chief na magpaiwan dahil siya ay nakokonsensya kapag alam niyang mayroon pang sibilyan na naiwan. Ngunit sa hindi hinaasahan, nakita sila ng giant habang may nginunguya na tao. Kaagad pinapaputokan ng mga kasundaluhan ang giant. Ngunit hindi tumalab ang kanilang mga barel kaya sinubukan ng giant na kunin sila upang kainin. Subalit biglang tinamaan ng malaking sibat ang giant na umatake sa kanila. Kaya tumilapon ito at bumangga sa naglalakihang gusali. At nanggaling ang sibat na iyon kay Gemma, ang dungeon boss na inextract ni Jinwoo sa unang raid ng Ajin Guild. At makikitang nasa giant mode na rin itong si Gemma. Hindi makapaniwala ang chief sa kanyang nakita dahil mayroon na namang kakaibang monster na lumitaw habang sinasabi ng nasa tabi niya na napakadelikado na ng lugar na ito kaya kailangan na nilang umalis kaagad. Kaya mas lalong nagulat ang chief dahil hindi niya nakikilala ang taong biglang nagsalita sa kanyang tabi. May biglang nahulog na debris direkta sa kinatatayuan ng doktor na nanggaling sa itaas ng gusali. Ngunit kaagad ginamit ni Jinwoo ang kanyang shield upang protektahan ang doktor. Nakita ng mga kasundaluhan at sibilyan ang umaapaw na aura ni Jinwoo habang kinukuha niya ang Demon King Dagger. Samantalang si Gemma patuloy na kinakalaban ang dalawa pang giant gamit ang kanyang trident weapon. Habang si Jinwoo nagsagawa na rin ng pagsalakay at nag-unleash ng slashes direkta sa mukha mismo ng giant. Lumipat ang eksena sa United States, east of Maryland. Nabalitaan ng mga S-rank hunter ng US na pumunta si Jinwoo ng Japan at narinig nilang hindi daw nagawang ma-upgrade ni Lady Selner ang kapangyarihan ni Jinwoo. Kaya malaki daw ang posibilidad na hindi magso-survive si Jinwoo dahil hindi sapat ang lakas nito. Silang apat daw ay nag-upgrade ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kakayahan ni Mrs. Selner. Alam nilang lahat ng hunter ay mayroong limitasyon. Ngunit sa case daw ni Jinwoo, nagkaroon na ito ng second awakening. Kaya malabo na daw lumakas pa ito. Wika ng isang S-rank hunter na kapag ang hunter ay sobrang laki ang tiwala sa sarili ay hahantong lamang sa pagkamatay. Biglang nagsalita si Thomas Andre habang kumakain sa kanilang likod. At sinasabing itataya daw niya ang kanyang yate kung mamamatay si Jinwoo in just one day. Itataya niya ang kanyang bahay kung mamamatay si Jinwoo sa pangalawang araw. At itataya niya ang scavenger guild building dahil sigurado siyang makakasurvive si Jinwoo sa S-rank gate ng Japan. Nadismaya ang mukha ng mga hunter at sinabihan ni Thomas Andre na mag-focus sa S-rank gate na lumitaw sa kanilang bakuran dahil dungeon break na bukas. At hindi siya sigurado kung ilang hunter na lamang ang makakasurvive pagkatapos ng raid. Habang minamasdan ni Thomas Andre ang S-rank gate na lumitaw sa Maryland,
Sinabi niyang mas masaya sana kung doon siya sa Japan makikipaglaro kaysa dito sa US. Subalit hindi siya sigurado since dungeon break na bukas baka bigla siyang gaganahan. Lumipat ang eksena sa nangyayaring massive destruction sa bansang Japan. Hindi makapaniwala ang reporter sa kanilang nakita dahil ito daw ang unang pagkakataon na makita nila ng live kung paano pinatumba ni Jinwoo ang mga giant gamit ang mga summoning creatures. Samantalang mayroong isang bata na muntik nang makain ng giants. Buti na lang to the rescue kaagad ang isa sa mga general ni Jinwoo at makikitang si Igris iniligtas ang bata gamit ang kanyang bilis at lightning longsword ng Demon King. At hindi lang yan dahil hindi napansin ng giant na nasa likod na pala si Iron, na nagsagawa pala ito ng pag-atake direkta sa ulo mismo gamit ang kanyang malaking maso na nagpabagsak ng tuluyan sa giant. Tumawa si Iron sa kanyang achievement pagkatapos niyang mapatumba ang giant, habang si Igris na werduhan naman sa kanya. Nagpasalamat ang chief kay Jinwoo sa pagligtas nito sa kanila, kaya nag-thumbs up na lamang ang ating bida since mayroong language barrier sa pagitan ni Jinwoo at ng army na sinasabi niyang isa daw itong magaling at matapang na sundalo, kaya inutusan niya si Jinwoo na dalhin ang sundalo sa evacuation place. Si Jinwoo na lamang ang naiwan. Nagawa na niyang mailipat ang lahat sa tulong ni Jinwoo, kaya handa na daw siya para seryosohin ang laban habang tinitingnan niya ang bangkay ng mga giant at binanggit ang salitang Arise. At dito lang nagtatapos ang ating kwento, mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!